Welcome back mga Lodi and welcome back to my channel, Kuya Reven Vlog. And for today's vlog po, ang gagawin natin ay magluluto na naman tayo ng isang masarap na ulam. So eto na po yung mga ingredients niya mga Lodi, tingnan nyo sa screen. At eto mga Lodi, nagpakulo na ako ng tubig dito. So hindi pa siya kulong-kulo, pwede na po yan. Ang gagawin po natin dyan ay lalagyan natin ng patis. Yung fish sauce. Tapos nyo po lagyan ng patis, lagyan nyo na rin po ng dahon ng laurel or bay leaf. At ilagay na po natin yung ating tenga ng baboy. Pork heart, mga Lodi. Pork kidney. At yung pork melt. Ito mga Lodi, mahaba kasi ito eh. So ito yung pork melt niya. Mahaba lang yan, pero pag naluto, lumiliit. So lagay na natin yan, yung pork melt, pork kidney. So yan lang po yung ating pakukuluan. At yung pork belly po, mamaya ipiprito natin mga Lodi. Ipiprito natin ng bahagya. So ito muna yung aking papakita sa inyo. At matapos nyan ay lalagyan natin ng suka mga Lodi. So at least 1/2 cup sa ating papakuluan. Hindi na natin ito hahaluin. Ilulubog ko na lang ito. At pakukulaan po natin yung mga Lodi hanggang sa lumambot. So, dyan muna kayo mga Lods. So, ayan mga Lodi. So, habang naghihintay tayo ng pinagpapakuluan na o pinapakuluan natin na mga meat, ay ito naman po muna ang gagawin natin. So, meron po ako ditong blood. At lalagyan po natin po ng suka. So, depende po yan kung gaano karami ang gusto nyong ilagay sa inyong gagawin ulam na to. Salin lang natin sa isang lalagyanan. Ating mga pork blood, lalagyan natin ng 1 cup na vinegar. Ayan, mga Lodi. 1 cup na vinegar. Ihahalo natin dito sa ating dugo. Pork blood. So, vinegar. So, haluin po natin yan ng mabuti. At matapos natin ilagay yung vinegar, ilalagay po natin dito yung ating tanglad or yung ating lemongrass. So, meron ako dito na hati-hati na ng lemongrass. Yun yung ilalagay ko dito. Ating dugo at yung vinegar. At matapos ay set aside natin to habang nagluluto pa rin tayo ng ating mga meat doon sa kabila. Pinapakuluan natin. So ganyan lang ang gagawin natin dito sa ating pork blood, suka, saka yung ating lemongrass. So, hintayin lang din natin to, set aside natin. At balikan natin yung ating pinapakuluan maya-maya pagka malambot na siya. So, diyan muna kayo mga Lods. Ito na nga mga Lodi, after 35 minutes na pagpapakulo. So, okay na po ito. At turn off nyo na po yung inyong kalan. At
malalamigin lang natin ito ng konti bago natin ito hati-hatiin. So, yan muna kayo mga lodi. Okay na siya. Okay, set aside muna natin. Malamigin muna natin ito bago natin tuloy-tuloy mga lodi. So, dito mga lodi, habang pinapalamig natin yung ating tenga saka yung ibang lamang loob ng baboy, pipirituhin na po natin yung ating pork belly. Masyadong mantika. Okay na po yung mantikang ganyan. At ito po yung ating pork belly. So pagmamantikain na rin natin. Prito natin to sa sarili niyang mantika mga lodi. So hintay-hintay lang kayo mga lodi. O yan mga lods, pagka natuyo na yung, kasi magtutubig yan eh. Pagka natuyo na po yung tubig at nakikita niyong magmamantika na siya, pwede na natin yan lagyan ng asin or patis mga lodi. So ilalagay ko po dito patis. Fish sauce. Haluin nyo lang mabuti mga lodi. Pagka ganyan na, nahalo nyo na pong mabuti, pabayaan nyo lang siyang magmantika or maprito sa kanyang mantika. Iwanan muna natin yan at balikan natin yung ating ihiwaing yung mga tenga saka yung mga ibang lamang loob ng ating baboy mga lodi. Ito na nga mga lodi, matapos natin maluto itong pork belly, syempre set aside natin to. Muling natin bubuksan yung dish natin dito mga lodi. Apoy, yan. Dahil magigisa naman tayo. So kainitan lang natin matika dito, then umpisa tayo sa ating garlic or onion. So eto na nga mga lodi yung ating napalamigan na tenga ng baboy saka yung mga lamang loob. So may nahiwa na po ako dito mga lodi. Yan. So ito lang yung size na gusto ko. So kayo na pong bahala sa size na paghihiwa ninyo mga lodi. Ayan po. Kain ko lang din tong tenga. Ganyan mga lodi. Yung size na gusto ko sa ating gagawin na ulam. At hihiwain natin to lahat-lahat ng ganito. So ganyan mga lodi yung palaki yung ating gagawin. So,
kayo na pong bahala ng sa inyo. So lahat-lahat po yan, ihiwain ko ng ganito. So balikan na po natin yung ating pork belly. Ayan mga lodi, mainit na. Isa tayo sa ating sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, ilagay na natin yung laman loob dyan, mga lodi. At pansa. At haluin yung mabuti, mga lodi. Babayaan lang natin ito ng ganito for about 10 minutes mga lods. Lagyan muna kayo. Matapos ang 10 minutes, haluin nyo pong mabuti mga lodi. At ilalagay na natin itong ating minced. Haluin nyo lang uli. Haluin nyo mabuti mga lord. Tapos niyan ay talagyan na natin yan ng mga pampalasa. Patulad nitong seasoning soy sauce or seasoning sauce. Daon ng laurel or bay leaf. Luwin nyo lang. At ilalagay na natin itong ating pork belly. Luwin nyo lang uli mabuti para mag-incorporated yung ating mga laman loob at yung tenga pati itong ating pork belly, so para maghalo-halo na sila dyan. Nasa high heat po tayo mga lodi ah. Tapos po niyan ay dadagdagan na natin yan ng paminta or ground black pepper. Halo-halo lang, mekos-mekos na natin yan mga lodi. Mekos-mekos. Thank you.
sa ating haluin, lalagyan na natin yan ng tubig, mga lodi. So, depende po yan kung gano'ng karami yung niluluto nyo. So, ako po, isang basong ganito kalaki. Diyan yung ating magic seasoning. Magic seasoning. Magic seasoning. Baka naman. Uling mabuti mga lords. So since na marami ang ating ginawa, yung tubig hindi pa siya nakikita, so dadagdagan pa natin ito na uli ng tubig mga lords. So tansyahin nyo lang po yung paglalagay ng tubig. Ayan. So kung makikita nyo dito mga lodi, may tubig na siya. Ayan. Nakikita na yung tubig. Ayan po. Kanyang karami yung tubig. Dahil ilalagay po natin dito yung dugo na may suka mamaya. Kanyang lang po yung aking ginawa. Kanyang karaming tubig. At pakukuluan ko lang po ito mga lords. Tayo ko lang kumulo bago natin ilagay yung ating pork blood with vinegar. So hintay lang kayo mga lodi. Hintay lang tayong kumulo ito. Ito na nga mga lodi, nakikita niyo kumukulo na. So ang iba pong gumagawa nito bago po makalimutan ay nilalagyan nila ng kamatis. Depende na po yan sa inyo. Optional po. Gusto nyo lagyan ng kamatis. And bago natin lagyan ng ating pampaasin, ilalagay natin muna yung ating pork blood na may vinegar. So, titikman natin. Kung okay na po yung asin, then hindi na po natin kailangan itong pampaasin. Ganyan lang po ang ating gagawin dito. Yung ating pork blood with vinegar and yung tanglad or lemongrass. Sasalain po natin ito. Dadaanin po natin ilagay dito sa ating ginagawang mga laman yung pork belly. So pagka ganyan po kumukulo na, inaan nyo po yung inyong apoy, medium heat. At kukuha lang po ako ng salaan and sasalin na po natin yung pork blood natin yan. So dyan muna kayo mga lodis. So yan na nga mga lodi. Nakakuha na ako ng strainer o salaan. At meron tong lemongrass na hiwa-hiwa. So dahan-dahanin lang natin yung paglagay ng ating pork blood dito sa ating ginagawa. Pagpuin muna natin. Lalagyan natin ulit siya. Thank you.
Tryin muna natin itong mga lodi. Ganyan. After that, mukhang eksakto naman itong ating dugo. Lalagay ko na po itong lahat. Ayan. So meron po tayo dyan 2 cups na dugo, pork broth, then 1 cup na vinegar, suka, malawati. Para alam nyo po yung sukat. At depende po yan dito sa kung gaano parami yung ginagawa ninyong ulam. Mga meat ninyo. Kasi marami itong mga lodi. Marami po yung ginagawa ko. Order nga po pala kung i-trabaho namin. Si Pulin. Shout out sa'yo, Pulin. Nagpaluto ka ng dinuguan. Eto na, nakuha ko na. So medium heat mga lodi, tandaan. At pababayaan natin to for another 30 minutes. Sa low heat or medium heat mga lodi. Tatakpan din natin to. Hintay-hintay lang tayo mga lods. Medyo meat. Kalimutan. Ayun. Basta. Pakuha lang tayo dito ng mga lodi ng ating gagawing presentation na plate, then papakita ko na sa inyo yung ating presentation na ginawa nating ulam. Ayan na po yung ating puso. At eto na mga lodi, sa wakas natapos na rin ang ating pagluluto. Ito po ay tinatawag na
dinuguan or tinumis. Hindi ko po kasing tawag ay tinumis, pero may konting pagkakaiba lang pagluluto, pero dinuguan pa rin yung ating ginawa. So yun na nga po mga lodi, tingnan nyo na. At ang ating rice, napuputo. At eto na nga mga lodi, tapos na yung ginawa nating dinuguan or tinumis. Yan, nakikita nyo. At syempre, titikman natin itong ating ginawa. Yung puto natin mga lodi, perfect na partner sa dinuguan. Sarap. At itong ating dinuguan. May konting kanin. Para sa inyo mga lods. Tamang-tama lang po yung asin niya. Yung sa ating ginawang suka. So hindi ko na po dinagdagan yung suka natin. Murado mapaparami na naman yung kain nyo. Sakutin na natin yung vlog. At yan na nga mga lodi, tapos na yung ating ginawa. At natikman ko na rin, ayos na ayos. At napakadaling gawin, di ba? At dyan na nga po, nagtatapos na naman ang ating vlog. Dito sa Kuya Raven Vlog. Kung nagustuhan nyo po yung ating ginawa for today, inaayayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel na Kuya Raven Vlog. And syempre, paki-like na rin ang ating video at paki-share. Then, click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating ipapalabas na video. Pagluluto o kung ano-ano pa. At yun na nga po, tapos na naman ang ating vlog for today. Maraming salamat po ulit. So, kita-kits po tayo sa susunod na pagluluto or anumang vlog natin. Paalam!